Hello po, magandang hapon po sa inyo. It's my last lunch time here. It's my break time. Pero sabi ko, naisipan ko lang na bago ako kakain ng lunch, magbabasa muna ako ng salmo. Nagbasa na ako kanina, pero intentionally, itong pagbabasa ko na ito ay para sa mga kapatiran po natin na walang oras magbasa ng Biblia, kahit gusto po nila, pero para wala silang oras talaga sa tindi ng mga maraming ginagawa, mga trabaho, mga ano. But then, kung uunahin po talaga natin na maglalaan po tayo ng panahon po natin para magbasa ng salita ng Diyos, meron po, because we are going to make time. Gagawa po tayo ng oras para po doon. So, sa mga gustong makinig lang po, naisipan ko pong babasahin ko po at magsisimula po ako sa Salmo 1. Madali lamang po na ito dahil up to 1 to 6 verses lang po siya. So, sa Tagalog ko po siya gustong basahin. So, if you want to, you can listen to it. Amen? So, ang sabi po dito, Psalm 1, mapalad ang taong matuwid. Praise the Lord. Mapalad ng taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod at sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Napakaliwanag po mga kapatid ang sinabi niya, yung mga masasama daw parurusahan, pero ang mga matuwid ihihiwalay talaga sila at sila ay gagantimpalaan at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Yes, napakabuti po ng Diyos talaga kasi lahat po ng ginagawa natin tulad na naman ang sinasabi ko mula noon, mabuti man o masama ang ginagawa mo, ginagawa natin, meron po siyang karampatang kung pagpapala, kung mabuti, parusa, kung masama. So ito na po sinasabi na po niya, mapalad ang taong matuwid. So of course, lahat po tayo gusto po nating maging matuwid sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, sa lahat ng mga tao nakakakilala at hindi nakakilala po sa atin. So hopefully, napakinggan niyo po yon, napaka-short message po siya, pero napakaliwanag po ng sinabi niya, mapalad ang taong matuwid. At nawa nga po, pakamithiin po natin ang magiging taong matuwid. Hindi lang sa ngayon, hindi lang pag may nakakakita o nakakarinig ng ating mga sinasabi, kundi kahit man din sa dilim, tayo gumagawa tayo ng tama dahil ang Diyos ay nakatingin lagi sa atin. So, pagpalain po kayo at pagpalain pagkakabasa ng kanyang salita. God bless you po. At nawa nga po, naitanim po to sa ating puso at siyang magsilbing gabay po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ingatan po tayo ng Diyos. God bless po. Amen.